Magandang umaga po sa inyong lahat. Konsepto at palatandaan ng Pamansang Kaunlaran. Layunin na ilalahad ang kahulugan sa Pamansang Kaunlaran. Nasisiyasat ang mga palatandaan ng Pamansang Kaunlaran. Nakapagbibigay ng impormasyon ng iba't ibang tungkol ng namumuhayang Pilipino upang makatulong sa Pamansang Kaunlaran. Mga sektor ng ekonomiya. Una, agrikultura. Pangalawa, industriya. Pangatlo, paglilingkod. At pang-apat, informal na sektor. At ang panglima ay alang panlabas. Konsepto ng Pamansang Kaunlaran. Merriam-Webster, ang pag-unlad ay pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas na antas ng pamumuhay. Fajardo 1994, ang pag-unlad ay isang progresibong proseso ng pagpapabuti ng kondisyon ng tao gaya ng pagpapababa ng antas ng kahirapan, kawalang trabaho, kamangmangan, di pagkapantay-pantay at pananamantala. Ang dalawang magkaibang konsepto ng pag-unlad. Una, tradisyonal na pananaw. Sa tradisyonal na pananaw, binibigyang diin ang pag-unlad bilang pagtatamo ng patuloy na pagtaas ng kita. Nang sa gayon ay mas mabilis na maparami ng bansa ang mga produkto kaysa sa bilis ng paglaki ng populasyon nito. Wow! Sana all! Pangalawa, makabagong pananaw. Sa makabagong pananaw ng pag-unlad, isinasaad na ang pag-unlad ay dapat na kumatawan sa malawakang pagbabago sa buong sistemang panlipunan. Isa sa tumutukoy dito ay paggamit ng makabagong teknolohiya. Amartya Sen 2008, sa akda ng Development as Freedom, kanyang ipinaliwanag ang kaunlaran ay matatamo lamang kung mapaunlad ang yaman ng buhay ng mga tao kaysa sa yaman ng ekonomiya. Mga palatandaan na pag-unlad ng pag-unlad. Una, kaayusang panlipunan. Pangalawa, kasaganaan. Pangatlo, kalayaan sa kahirapan at umaangat ang nice standard na pumumuhay. Pangapat, sapat at trabaho. At panglima, katarungang panlipunan. Sukatan ng kaunlaran ng bansa ayon sa United Nations o UN. Maliban sa paggamit ng GDP o GNP, ginagamit ang Human Development Index o HDI bilang isa sa mga panukat sa antas ng kaunlaran ng bansa. Antas ng kaunlaran ng bansa. Una, maunlad na bansa. Developed economies. Ito ay mga bansang may mataas na gross domestic product, GDP, income per capita, at mataas na HDI. Number 2, umuunlad na bansa, developing economics. Ito ay mga bansang may mga industriyang kasalukuyang pinauunlad ngunit wala pang mataas na antas ng industrialization. Number 3, papaunlad na bansa, underdeveloped economics. Ito ay mga bansa na kung ihahambing sa iba ay kulang sa industrialization. Mababang antas ng agrikultura at mababang GDP, income per capita at HDI. Mga tungkulin bilang Pilipino para sa paunlad na bansa. Una, suportahan natin ang ating pamahalaan. Pangalawa, sundin at igalang ang batas. Pangatlo, alagaan ang ating kapaligiran. At pang-apat, tumulong sa pagpuksa sa korupsyon at katiwalian sa pamahalaan. At panglima, maging produktibo, linangin at gamitin ang sariling kakayahan at talento sa mga makabuluhang bagay. At pang-anim, tangkilikin ang mga produkto ng Pilipino. At ang pito, magtipid ang inhiriya. At ang sahuli, makilahok sa mga gawaing pansibiko. At dito na po nagtatapos ang aming kwento. Bye-bye!